Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Diretso na kagad tayo sa nangyari sa game number 3 between World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster MVL or Maxim Vachier-Lagrave ng France sa ongoing Magnus Carlsen Invitational Online Rapid Tournament hosted by chess24.com. So nung game number 1, tabla. Nung game number 2, tabla pa rin. Parehong matatagang players. At ngayong game number 3, titingnan natin kung ano yung mainit na nangyari. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating mga na-analyze na games dito sa turneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so tingnan natin kung anong nangyari. Magnus played d4, MVL played d5, c4, c6. So ito yung pinakamukha ng Slav. Then dito ay nag-e3. So ayaw pasukin ni Magnus yung mainline Slav na kumakapture yung black sa c4. Then knight f6, knight c3, bishop f5. Ayan, so ito talaga yung pinakamukha ng Slav na yung light squared bishop ay talagang dito dinidevelop sa f5. Knight f3 development, e6, at dito ay nag-knight h4. Ayan, so para ma-eliminate ka agad yung Slav bishop, malakas kasi itong diagonal na ito eh. Para siyang baliktad na London, kung may imagine nyo, kung i-reverse nyo yung kulay, yung London yung naka-bishop f4, ito naman naka-bishop f5. So dito ay nag-bishop e4 muna si MVL, ini-invite niya na mag f3 si Magnus, ito nga yung ginawa, then saka tatakbo sa g6. So at least, nag-commit si Magnus ng a little bit weakness sa kingside. So yun lang naman ang pinaka-idea nun. Then dito ay bishop dito ang ginawa, so interesting, pero hindi yan yung pinaka-top of the line. Ang top of the line sa theory ay queen b3 based on book line, ayun o, atakihin ka agad yung pawn sa b7. Pero tingnan natin kung ano yung nilalaman ng bishop dito ni Magnus. So dito, nag-bishop e7, kinapture na, knight takes, h takes g6, at nag-queen b3. Ayan, so medyo kamukha lang din sa top of the line. Yung nga lang dito, mas malaki ang chance ng white na makapag-castle early sa queen side. So yun ang idea nung mainly ng bishop dito. Queen c7, syempre, depensa sa under pressured b7 pawn. Castle, ayan. D takes c4, bishop takes c4, at dito ay nag-b5. So naramdaman ni MVL, uy, ang aga ng castle sa queenside ni ni Magnus. Ha? So gusto niyang bombahin kagad sa queenside. Bishop e2, ayan. So, pero dito, mas maraming pumipili ay bishop d3. Pero based naman sa performance, mas mainam ang bishop e2 kasi mas buhay ang d-file later on or mamaya. Kasi kapag nasa d3, ilang takip eh. 1, 2, dalawa ang nakatakip sa d-file. So, yun po yung diferensya. So, tingnan nyo ha. Bishop e2, a6. Ayan. So, dinipensahan itong pawn sa b5. Usually, pag dinidepensahan yan, itutulak yung pawn sa c5. So, babasag yan yung mga ganyang klase ng nagbabadya. Okay. So, knight e4. Ayan. Knight takes e4. Okay. So, dito kung mapapansin nyo, libre yung pawn sa h2. Bakit ayaw capturing ng black yan? So, tingnan natin. Kapag nag-rook takes h2, mayroon kasing bishop a5. Ayan o. Tapos ang laban. So, kumbaga, saan pupunta yung queen para ma-maintain na niya yung depensa niya sa rook sa h2. So, obligado dito, kakapturin na lang yan. And then, rook takes h2. So, quality up ang puti. Okay, simpleng-simple, exchange up. So, ingat lang din dun sa mga capture-capture. Kailangan talaga matalas ang mata talaga. So, dito kaya, ito na lang ang piniling capturein yung knight sa e4, f takes e4, and c5. Ayan. So, tingnan natin kung baka may pagkakaiba na. Pag kinapture kasi itong pawn sa h2, meron pa rin bishop a5. And then, dito merong square. Kasi naiba na nga eh. Queen g3, bishop f3. Ayan. So, dito, nagpa-capture ng isang pawn ang white. Kasi ilang pawns ang black meron? 7. Ang white na lang ay mayroong 6 pawns. Tapos double pawn pa dito. Pero okay lang yan. Nagko-control naman sa center yan eh. So, medyo may pagka-positional sacrifice nga lang na dito medyo delikado ang black kasi pag naka e5 yan mamaya, aatakihin yung weak pawn sa c6. So, syempre, kailangan namang gumalaw ng knight. Hindi naman pwedeng hindi gagalaw yan. Malilate sa development. Okay, so yun po ang isa sa idea. So, medyo malalim nga lang pero in effect, delikado ang black dito. Alright, so dito, pag f takes e4 ay nag c5 na lang. King b1, prophylactic, para at least makaiwas na sa c-file. So dito, kung kakapture naman yung black sa d4, wala naman problema. E takes d4, mawawala pa yung double pawn. Okay? And then dito ay nag-knight c6. So based on my power book, ito yung new idea. Then dito ay nag-e5 si Magnus. So tinakpan na niya yung potential capture na po pwedeng gawin ni MVL dito sa h2 niya. So nag-c takes d4, uy, libre yung pawn sa d4. Yun nga lang, malalim din ang baon-baon yan. Bishop f3, rook c8. Rook c1, ito naman ang pinag-initan, yung knight sa c6. Queen d7, queen c2, ayan na oh. Obligado, itakbo yan. Knight a7. At dito ay may ginawang good move si Magnus. Ano kaya yung good move na ginawa na yun? Okay, bigay ko sa inyo, simple tactics.
You can post the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na ulit. Start! Okay, maraming salamat. Ang best move ay queen takes c8 or queen takes rook lang. At dito ay kagulat-gulat ang ginawa ni MVL. Nag-knight takes c8. Yan po ang blunder kasi may bishop c6. Okay, ayun o. Makukuha din yung queen, mababalik din. Pero kung mapapansin nyo, quality down ang black. Tapos nag-knight b6. Ayan, so dito sana mas maganda daw ay queen ang pang-capture. Balik natin. Queen ang pang-capture. So pag queen takes c8, rook takes c8, knight takes c8, at e takes d4. Ayan. Pero medyo matagal pa itong laban na ito. Yun nga lang, kung matatandaan nyo yung inanalyze nating laban ni Magnus against Fabiano Caruana, bishop pair kay Magnus, inubos niya sa gapangan sa against knight and bishop. So kung mapapansin nyo, mahilig si Magnus sa bishop pair. Okay, so yan na naman ang mauuwi na kind of combination sa endgame. Tapos ito pag-iinitan dyan, yung a6, b5. Okay, so dito, marahil dyan nairita. Yun nga lang, may ganun eh. Oh. Tapos nag-knight b6, bishop takes d7, king takes d7, at nag-e takes d4. So, malinis. Walang sabit eh. So, walang man lang bahid ng compensation ng gulo-gulo yung black. So, dito nag-knight d5. So, syempre, kailangan ilagay sa tamang outpost ang knight. Centralized dapat. At dito ay may ginawa na namang good move. Si Magnus, very realistic yung ginawa na yun. Okay, so ibigay ko uli sa inyo, you can post the video, pang training natin. After a count of 5, ay tutuloy ko na uli. Start! Maraming salamat. Ang good move ay h4. Ayan, oh. Occupying square sa h4 para yung black ay walang rook h4. Atakihin yung alanganing pawn sa d4. So dito, ang ginawa ni MVL ay rook takes h4. Ang lakas. Kasi dito siyempre, definitely, hindi pwedeng bishop takes sa h4 kasi may g3. Ayun, nakapin, no? Mas malala yan. So, kaya ang pinang-capture after h4 ay rook. Yun nga lang, napuwersang masimplify. At malalim din ang nilalaman kasi tinan nyo nangyari, oh, may rook h1, oh. May rook h7 din. Lalim talaga ni Magnus. Bishop e7, rook h7, bishop f8, depensa, rook h8, at dito ay nag-king e7. Tapos nag-king c2 lang. Realizing na grabe yung bishop sa f8. Grabe. Di makagalaw. Ipit. Tapos nag f6 na lang. E takes f6. G takes f6. At nag rook h7 check. Yan. At dito ay nag-resign na si MVL dahil saan pupunta yun? Assuming lang, bakit nag-resign? Kasi pag nag-king d6 may ganun na eh. Malilimas din itong mga pawn na yan eh. So, wala na. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo sa lalim ng diskarte ni Magnus, papaano kontrolin ang posisyon, kung papaano siya magbitaw ng mga timing na tactics na talagang mapapansin natin, alistong-alisto, well-detailed at well-aware. So, ang galing talaga. So, sana makuha natin yung mga ganyang estilo. Okay, maraming salamat po. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo and click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Okay, so ngayon po, wala muna tayong shoutout kasi ano na, madaling araw na sa akin. Inihabol ko lang talaga itong game na ito para bukas maihabol pa natin yung isa. At diretso na tayo sa naging laban ni Magnus ngayon versus Anis Giri. Ayan, so sinikap ko lang talagang ihabol ito. Pero magbibigay ako ng panibagong puzzle sa video na ito. So ito yung ating panibagong puzzle. Ayan, so it's white to play. Kung mapapansin nyo ha, papromote na yung white doon. Hindi nga lang makapromote kasi nakapin. Okay, bahala na ho kayo ha. Hanapin nyo yung pinaka-genius move na po pwedeng gawin ng white dito. Ang ganda ng solution nito, patutuwa kayo. Okay, so comment nyo na lang sa section below at masinsin kong i-check lahat ng inyong mga kasagutan. At sana po ay maglagay din kayo ng inyong mga natutunan sa video na ito para kung hindi man tumama ang inyong solution ay makakasama pa rin kayo sa 20 slots shoutout natin palagi kasama ng top 10 na nakatamang sagot. Ayan, so pakilagay nyo na rin ang inyong lugar para mabati ko kayo kung taga saan kayo. Maraming salamat po muli. Ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.